Let's say to all po, kapamilya, Monday morning again. At andito na lang po tayo, i-bless po kayo ni Lord dahil wala pong sawa yung pakikinig ninyo sa mga salita ng Panginoon natin everyday. Nawa po siya na po ang mag-bless sa inyong lahat. So today po, ang title po ng ating message is A Disciplined Life. Ayan, mga kapatid. Siguro sabi ng Panginoon, gayahin niyo ako, sabi ni Jesus sa ating lahat, to have a disciplined life. Paano nga po ba? So, handa na po ba tayo? Pray lang po tayo sandali. Lord, nandito na naman po kami. Nagpapasalamat na po kami ngayon pa lang, Panginoon, dahil alam po namin, Lord, na yun nga, gusto niyo po kaming idisiplina at matuto sa inyo, gaya ninyo, Panginoon. Buksan niyo po yung aming puso at isipan at tulungan niyo po kami na makinig ng mabuti at syempre, Lord, sumunod. Be with us, Lord. Kayo po ang magsalita. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. So, ayan po mga pamilya. Handa na po ba tayo sa ating devotion for today? Ang ating verse is taken from Matthew 16, verse 24. Sabi po doon, if any man will come after me, kayo po ba? Sumusunod po ba kayo sa Panginoon? Let him deny himself. Hindi lang po nagtatapos doon . Nung binasa ko po yun, dito mismo sa Bible, sabi niya, let him deny himself. Yan. And, may kadugtong. Ito kasi tinuldukan niya. Pero pag binasa po natin, and sabi niya, take up his cross and follow me. So, napakadami pong instruction ni Lord doon. Ikaw ba talaga ay susunod sa kanya? Una, sabi niya, let him deny himself. Kaya niyo po ba yun, mga kapamilya? Tapos pa, and sabi pa, meron pa, take up his cross and follow me. Hindi lang po tayo yung magpa-follow na wala lang, pabanjing-banjing. Meron po tayong kakibat yan na cross. Take up your cross. At pagka po nagpa-follow tayo at may cross tayo, hindi nyo pwedeng, ayoko na yung cross ko. Hindi eh. Iti-take up mo yung cross mo. Tulad ng Panginoong Jesus. So, yun po yung pinaka-instruction niya. And, follow me. Paano tayo magpa-follow? Bababa natin yung cross natin. Kaya nga po, di ba, last week, yung as a soldier, my hardship, you endure it. Oh, tapos, ngayon, sabi ni Lord, paano ba talaga, as a soldier of Christ pa rin tayo, mga kapamilya. Siyempre, nagpa-follow ka talaga sa akin, sabi ni Lord, let him deny himself. Take up his cross and follow me. So, tatlo po yan. Ngayon po, ito pong shinare sa atin ni Sir Mark Croft. Ay, nandun lang po siya sa let him deny himself. Ayan. So, paano po ba? Sa panahon ngayon, sabi niya nga po eh, parang wala na, hindi na uso yung unahin mo yung iba, parang paunahan na po ang mga tao ngayon, pabilisan, pagalingan, parang gusto sila yung sikat, sila yung bida, ganyan. Sabi niya nga, sinasabi niya mo na self-indulgence and self-gratification are the accepted normal sa ngayong panahon na to. Sa totoo lang po, itong libro na to ay napakatagal na, noon pa pala uso yun. Noon pa po yung uso na kumbaga eh, yung self-gratification and indulgence, yung sarili. Alam niyo po yung mga kanta na, it's my life, it's now or never, I'm not gonna live forever, kaya gagawin ko na lahat ng gagawin ng gusto ko, basta masaya. Mga ganyan ang sinasabi. The idea is to get all the fun out of life that they want, pero hindi nila nakikita na napaka short range lang po yung kapamilya. Yung para bang kahit wala kang disiplina sa sarili mo, pero ang ikli lang nun, pagkatapos nun, paghihirapan mo pa rin. Kaya nga po ang Panginoong Jesus, no, tinuturuan niya tayo na huwag tayong ma-motivate dun sa mga panandalian lang. Ma-motivate tayo dun sa pang-eternal. Okay?
sabi niya, the aim of a Christian is on a higher level. Ano daw po yung higher level na yun of denying yourself? Nung binasa ko po, nakakatuwa, alam niyo po yung acronym na PSG, yun yung mga pulis ng mga ng mga president, parang tayo bilang mga soldier, kailangan PSG tayo. Ano yun? Yung level na yun. Ano ba ang goal natin as a Christian, ang aim natin? P is to please God. S is to serve God. And G is to glorify God. O, nakita niyo po yan? Pasahin si Lord, tapos pagsilbihan ng Panginoon at i-glorify natin ang Panginoon. To please, to serve, and to glorify the Lord. At ang focus natin dapat si Jesus, hindi yung sarili natin o yung gusto lang natin. Ang hirap po nun, no? Mahirap. Pero ano kaya po napaka-importante yung may close relationship po tayo kay Lord? Kasi para maintindihan talaga natin kung ay sinasabi lang ba yun ng puso mo? O sinasabi ba talaga ni Lord na gawin mo yun? Okay? So, yun nga po yung of denying yourself. Tapos, sinabi pa po niya dito that there is always an eternal reward in everything. When we deny ourselves, kuminsan sabi, talo tayo eh. Pero hindi naman po. Sa totoo lang. All around us, we see sad consequences of undisciplined, unbridled living. Alam niyo po yung bridled, yung parang mga kabayo, di ba, nakaganyan sila. Kasi kailangan i-control sila. Pag hindi tayo dinisiplina, o wala tayong disiplina sa sarili natin, pwede natin magawa ang mga kabalbalan na pwedeng ginagawa ng karamihan. Yung para bang gusto ko lang gawin to eh, kasi type ko. Ang babaw. Pero sabi niya, maging malalim tayo sa Panginoon, sabi nga ni Pastor Bubot kahapon, no? Tapos sabi niya, ito ay ang consequences ng hindi disiplinadong buhay ay napakalaki. Kumpara sa, sabi niya nga sa Bible eh, no discipline is too favorable or masaya sa umpisa. Pero sabi niya, yung mga tao na sumunod dito sa pagdisiplina na ganito, ay, sabi niya, I'm blessed at magiging maayos ang buhay. Kaya mga kapamilya, lalo na po tayo sa mga nanay na nakikinig ngayon, alam ko po karamihan sa atin ang mga nanay, huwag po tayong matakot na don't spare a rod to your children. And at the same time, pati sa sarili natin na mag-umpisa sa atin na makita nila yon na meron tayong disiplina sa sarili. Pag may problema, mamaya, naku, yung iba, nag-iinom na. O di kaya, pupunta na, magliliwaliw na lang, hayaan na yung mga anak. Eh, huwag po tayo maging ganun. Kumbaga, huwag natin isipin lang yung nararamdaman natin, kundi yung mga binigay ng Panginoon na responsibilidad natin sa ating mga buhay. O ano pa, sabi niya pa, God's way to happiness is peace and contentment, sabi niya, is the way of sacrificial service. So, totoo lang po, di ba? Paano ka magkakaroon ng peace? Paano ka sasaya kung sarili mo lang ang iniisip mo? Belat, pagsandali lang po yun. Pero pagka nga sabi nga, ipagka yung ginawa mo ay hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa iba, parang iba yung fulfillment na, uy, nakapagpasaya ka na ibang tao. Uy, nakita mo na kahit pinalo ko yung anak ko, ngayon lumaki siya, ganyan siya, kabait. Hindi ko pinagsisisihan na tiniis ko yung anak ko para matuto siya. Minsan kasi po pag dinidisiplina, pag disiplinahan na, minsan maraming mga nanay natatakot kasi baka hindi sila mahalin ng anak nila. Pero sa totoo lang po, ang sinabi ng Panginoon na nakatuldok na sa Bible ay dapat sundin. Kaya nga sabi niya, do not spare a rod to a child. Katulad po ng ginawa ng mga magulang natin noon sa atin, mulagatan ka lang, humihinto ka na sa pagdadaldal o humihinto ka na sa ginagawa mong hindi tama. Ngayon, luwa na ang mata mo, hindi pa natitinag yung mga kabataan, yung mga bata, di ba? Kulang po, kulang.
So, yan po. Pero sabi niya, very victorious ang mga Christian that live a disciplined life. Siyempre po, dahil doon, unti-unti, nagiging kawangis tayo ng Panginoon. Pagka nagkakaroon ka ng you deny yourself, kinukuha mo yung cross. Paano mo aanhin yun? Deny yourself, carry your cross. At yung pag-carry daw po natin ng cross is carry your cross daily. O, tingnan nyo po, araw-araw po, non-stop. Kaya po yung bilang mga soldier, meron po tayong hardship or may mga iba't ibang pinagdadaanan sa buhay, sa journey natin. Kasi one way po yun na papakita natin sa Panginoon na talagang susunod tayo sa Kanya. We will come after Him. Yan siya yung leader natin. Pwede ba yung leader, malaki yung cross, tapos yung mga follower, wala pa, banjing-banjing lang. Diba sabi nga po, shinare na ni Lord yung cross sa ating lahat na believers. So that pagdating niya, lahat ng mga nakashare sa suffering, ay kashare din ng Panginoon pagdating niya sa glorification niya. Hay nako, kadaldal ko po. Pero mag-i-end na po ako sa tanong. Sabi niya, ano ba ang ambisyon mo, kapamilya? Is it a comfortable lifestyle, pleasing yourselves? Or is it a dedication and devotion to our Lord Jesus Christ? Mahirap pong mag-deny ng sarili yung mga gusto mo na... Kaya po may mga... Ang mga nanay, alam na alam nila yan dahil pambili na lang nga nila ng para sana sa kanila eh, ibibigay pa sa mga anak, di ba? Minsan kakainin na lang kahit na gustong-gusto mo na yung legs ng chicken, eh gusto ng anak mo, hindi mo na lang kakainin. O di kaya pag nakita mong kukulangin yung litsong manok, sabi mo na lang, busog ako, hindi ako nagugutom. Alam ko pong sa maliliit na bagay na papakita na natin sa mga kapamilya natin yung self-denial. Pero po, paano pa po sa iba pang mga paraan? May the Lord our God help us to be consistent in everything. Sabi niya nga po, as a soldier and the one who come after him, will deny himself, carry his cross daily, and follow him. So yun po yung ating devotion for today. At hinango po ito doon sa istorya na sabi ni Jesus, mahirapan siya, papatayin siya, marami. Panay-hardship nga yung sinabi ni Jesus eh. Tapos sabi ni Peter, ay, hindi mangyayari yan, Lord. Sabi niya, hindi mangyayari yan sa'yo. Tapos sinabi ni Lord sa kanya, go away, get behind me, Satan. Sabi niya, bakit? Ganun tayo kamahal ng Panginoon na dininay niya yung sarili niya bilang anak ng Diyos para maligtas lang tayo. Ganun niya dininay yung sarili niya na hindi lang po maliit yung cross yung binaba niya, kundi talagang the sins of the world on his shoulders. And he nailed it on the cross. All our sins. Yun po yung denial na sinasabi ni Lord. Kaya po, tuwing nakikita ko na, oh, may pagsubok na naman. Isa sa mga inisip ko, si Jesus nga, ginawa niya yun. Ako pa, magre-reklamo pa ako. Hindi ah, para pagdating ni Lord dito, kasama din ako sa glorification. Sabi niya, part ka na those who suffer for my sake, then you will be glorified because of my name. Kaya kapamilya, kahit na anong hardship, sabi nga, ni Pastor Bubot ulit nung ano, no retreat, no surrender, fly high and be victorious, o ano pa, not for myself but for my family. Oh, at saka ano pa yung isa, yung may isa pa po eh, pero nakalimutan ko na, pero ganun po ang self-denial, para siguro hindi para sa sarili kundi para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya soldiers, huwag pong susuko. Carry your cross and follow Jesus every day.
So, yan lang po, kapamilya. Good morning. Pray na po tayo. Ama namin na sa langit, salamat po na parte po kami ng Heaven's League. Help us, Lord, bilang mga kawal ninyo to be strong, to be alert, and to hold on to your promises always, Lord. Help us to live a disciplined life. Huwag po kami mahinawa sa kahit anong cross na meron kami ngayon, Panginoon. Bagkus magpasalamat kami dahil parte kami ng tinawag ninyo, parte kami ng pamilya ninyo, Panginoon. At kung meron man kaming hinaharap ngayon, Panginoon, alalahanin po namin na tatak na daladala namin yung seal ninyo, daladala namin yung tatak nyo bilang mga anak nyo. Tulungan nyo po kami sa bawat desisyon namin, Panginoon. And Lord, that we will always please you, that we will always serve you, and we will glorify you every day of our lives. We love you, Lord. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good morning!